No, 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 no. Naman pe, dapat ayusin mo naman buhok mo ito. Gulo ko naman, nananak lang. Tatlo pa lang ang anak mo. Alam mo naman, labing dalawa na. Kaya naman kapag-ayos ng maayos sa buhok mo. O, diba? Buti na lang, mayroon ang asawa mo, no? Bading. Hindi. Hindi ako bading. Panot. So, anakan kita. Panot. Sige pa. Sige pa, sabi mo, takip na dyan. Maga. Hindi sa balyo. Hindi, oh. Sada ako. Iya. Ay, kaya. Asa na ako. Grabe ka, guys. Ayan, oh, may kuto. Kinukulit kasi tayo nitong dalawang ito eh. Gusto na kasi nilang malaman kung ano daw ang kasarian ng kanilang magiging baby. Would it be a baby boy? Yeah. Or would it be a baby girl? Boy. Abang ha, ano ang magiging kasarian ng bata abang pag ipinanganak na siya? Abang na next month. Ano sa'yo? Boy. Ano sa'yo? Boy. Ano sa'yo? Bakla. Tomboy. Kompleto na. Sabihin na lang. Akin na yung letter. Ano kaya? Nawax yung... Alin? Nawax? Kaya magiging masakit yan. O, yan na. Ayan na. Ito na. Ito na po. Ito na ang magsasabi kung ano nga ba talaga ang kasarian ng kanilang kapatid. Alam, maiya ko. Grabe naman, maiipa. Hindi nervous kaya. Ayan, wala na tayong kasama dito. Lahat sila naiihi na. Nervous na daw. Naayos kasi kami dito ngayon. Nag-aayos para ikalat ulit. So para sa ating paparating na bagong baby. So ayan nga po mga kapatid, hawak na natin ngayon ang resulta. Ang resulta ng result ng ultrasound ng kanilang kapatid. Would it be a boy or would it be a girl? Bakla and tomboy. Eto na. Basahin na natin ang laman ng envelope. Asan? Wala, tinanggal ko na pala yung envelope. Ayan. So ayan, mapapansin po natin dito, ito po yung resulta ng santigwal. So ito po ay kinunan sa Naga City. Ang pangalan po ng kanyang ina ay Magkaida Pedro. Dear Charot. Ang edad ng kanyang ina ay medyo may katandaan na rin. Siyempre, ang kanya pong ina ay babae. Married po ang kanyang status. At ito po ay kinuha noong August 21, 2020. Ang ginawang examination ay yung tinatawag na pelvic ultrasound. Ito po ay single. Live intrauterine pregnancy cephalic presentation. Makinig kasi kayo. Ayaw nyo na atang sabihin. Ano, average AOG is 29.1 weeks according to the femur length 55 millimeters. Galit na. Ang kanya pong gender
Mamaya. Meron pa siyang ultrasonic EDC. So, ang expected na labasan po niya will be on November 5. Ayan. So, dyan po nagtatapos ang ating gender reveal. Ano na reveal? Ang gender po ng inyong kapatid ay nasusulat. Would it be a boy or would it be a girl? Abangan, mamaya! Jessica Soho na. Takot pa naman itong isa. Manon ng Jessica Soho. Ayan! Here's the clue. Meron po siyang letter A sa Tagalog. Babae la. Babae la lang. Sabihin na natin kasi on 1, 2, 3 it's a naghang. Ano na kay papa? 1, 2, 3 it's a girl. Den. Talo na naman si kuya. Ba yan, no reaction. No reaction at all. It's a boy. Yay. Girl ulit siya. It's a boy. It's a girl. At. Peck-peck. Malaking peck-peck-peck-peck lang. Bako. It's a peck-peck. Yan po. Yan po. Peck-peck yung may biyak na gitna ng itim. Oo. 5-5 femur. May ripan pag lumabas na lalaki. Teka, sandali. Meron tayong potential na nakita akong problema. Oh no! So, may nakapulupot na ano sa neck. Na puso. May nakapulupot. May posibilidad po kung yung job na maayo pa? Hindi po. Usually, ang alam po ginagawa dyan, paglabas ng baby, sinusumpit nila yun ang kamay. Tatanggal. Si Dr. Ramon, kahit na may experience na yun, alam niya ni Dr. Ramon, anong gagawin niya, kahit nakapikit niya. Wow! Babae talaga, kahit anong gawin niya, babae talaga. Hindi ka na. Turog pa. Ano ka? Ha ha ha!